Hello? Bakit naman yung chismis ang iniintindi ninyo tungkol kay Tiek, kay Roderick at saka kay Ami? Hindi po! Ano ba? hindi girlfriend ni Dixie Ami. Good evening, Crystal Jane. Hello, Rizelle. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Thank you. Tapos po ganun. Ay nako, eh marunong pa kayo sa akin, eh di sana hindi nyo na lang ako tinanong. Ako nagsasabi sa inyo ng totoo na hindi totoo yun. Eh di, okay lang. Thank you. Russell, ikaw ba yun? Hi, Chris. Thank you for the rainbow. Hello, John. Andiyan ka pala. Hello? Thank you for being kind to me during the mobile night shoot. You're most welcome, Chris. You're most welcome. Nabuntis ka? Ano ba yon? Is that bad or good? Bakit para kang galit? I'm Beaver. Thank you for the rainbow ulit. Hi, Sheila May. Bakit? Hi, Sheila May. Ale. Naku, yung Mount Banahaw. Ano? Check mo na lang, marami akong sinabi tungkol sa Mount Banahaw eh. Thank you, LA. Isa sa mga videos na nakapost. Thank you. Tungkol sa Mount Banahaw, balikan mo na lang. Ano po ba ang bad side ng opening ng third eye? Okay. Hindi naman basta-basta na open ang third eye kung hindi ka talaga... Ay, nagutom si Sola. Meron pa bang laman yun? Okay. Ano, depende sa tao yan eh. Ang bad side nun, pag masamang tao yung nag-open ng third eye, maaaring gamitin niya sa hindi maganda. Hi, Noe! Hello, Nak! Ano ba, Noe? Nandito ako nung dumaan ka. Akala mo lang wala ako. Sarda, thank you. Regards sa nanay mo. Maraming gustong makarating dun sa mga lugar na hindi basta-basta napupuntahan ng ordinaryong nila lang. Pero tatandaan ninyo, may reason kung bakit hindi kayo nakakapunta. Hindi naman lahat ng tao talaga tatanggapin. Kasi they're protecting their place also. Ayaw nilang makontaminate, ayaw nilang gamitin ng mga taong hindi maganda ang plano, yung mga masama ang iniisip. Jessa, you can, anybody can, but you have to be prayerful, you have to think pure thoughts, you make sure your heart is clean enough that when you face the Lord, hindi nakakahiya. Kasi
lahat ng bagay na iniisip natin at nasa puso natin ay nakikita niya. Advantage po ba pagbukas? Hindi, kahit sino nakakapag-astral traveling kahit hindi bukas ang third eye. Normally, nabubuksan ang third eye. Kung may tendency mabuksan, mas magandang gabi. Hello, JC. Hello, everybody. Selena. Gans. Dami agad ah. Nag-announce ba ako? Hindi tayo nag-announce tonight, no? Hindi. Wala, ano eh. Hello, Quail. Uy, Noe! How generous of you. Thank you very much. Noe! Yung nagtatanong tungkol dito sa painting kong ito. Paint, alam nyo, eco-warrior po ako. Alam nyo ba ibig sabihin ng eco-warrior? Ayaw ko yung nadudumihan yung... Ayaw kong sinisira ang planeta natin. Ayaw ko yung... nagtatapon ng basura lalo na plastic sa mga kawawa naman yun. Bo, kawawa naman siya. Meron pa ba? Okay. Ayaw kong nabababoy ang ating planeta. Ayaw kong nabababoy ang lahat ng tubig natin, tubig dagat, batis, ilog, and yung mga ganun. Ayaw kong ginagawang basurahan. So, yung ginawa ko itong paint, ako, marami akong paintings na ginagawa na yung mga pinupulot ko na plastic sa basurahan, ina-incorporate ko. Happy weekend, Russell! Hello, Princess Russell! Ikaw ba yan? Wow, ano yun? Ang laki nun ah! Thank you! Okay. Tinatabi ko yung mga plastic. Iyan, ano yan eh? Plastic na bilog. Inagyan ko ng pintura, dinikit ko dyan. Ang title po nito, Eco Warrior. Eco Warrior po. Kasi kitang-kita mo na ginamitan ko ng plastic. Yan. Ano po yan? Special yan. Bakit kaya sobra krus ng palad ko? Hindi ko po alam, hindi po ako palm reader eh. Hindi po ko po alam kung bakit. Na, ano ba, hindi ba maganda yung nangyayari sa buhay mo, Sheila? May nagsabi ba sa iyo na dahil yun sa maraming krus ang palad mo? Good evening, Capri 888. May aswang, yes. Maray na bang gikimi? Jessa Winchester. Hi! You're welcome! Ang medium po ba? Maraming klase ang tawag sa mga gift na open ang third eye. Marami pong klase yan. Dati, hindi ko alam. Pero ngayon, alam ko na. Okay. Yung psychic abilities po. Clairvoyance is the ability to perceive things beyond normal human senses, such as seeing visions or events that are happening in distant places or the future through your mind's eye. Yung po yung clairvoyance. Yung nakakakita ng mga visions or events na nasa ibang lugar nangyayari. Yung telepathy naman po, yung pakikipag-usap
sa pamamagitan ng isip, hindi kailangan magsalita, pwedeng makipag-usap or naririnig niya yung iniisip ng tao. Mental telepathy. Noe, salamat. Ang ganda naman na uri kami. Okay. Precognition. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng precognition? The ability to obtain information about the future events bago mangyari. It can manifest as premonition. Kuminsan. Thank you. Thank you. Thank you for the corgi. Grabe. Favorite. Kuminsan, yung precognition nangyayari sa pamamagitan ng panaginip. Ano yun? Napapanaginipan nyo, hindi pa nangyayari. Yun po yun. Yun namang psychokinesis. Hi, thank you. Yung psychokinesis ay yung abilidad to influence or manipulate objects or events using the power of the mind. Yan, kunyari ito. Ayan, gumagalaw yung... Ay! Hindi mo hinahawakan pero gumagalaw yung ball pen. Ganyan, parang magic. Yun namang sinasabi ninyo, yung nagtanong kanina, yung mediumship ay yung ability to connect or communicate with spirits. Hindi po ako na tumatawag ng patay, ha? Just in case mayroon na namang magtanong sa akin. Hindi po ako tumatawag ng kaluluwa ng patay. Ayoko po yun. Yun ang medium. The ability to communicate with spirits or entities from dimensions in the afterlife. I talk to, ano, to elementals. I talk to mga dalisay na espiritu, pero hindi po sa mga espiritu ng patay. Good evening! Yung empath naman, the ability to sense, understand, and share emotions of energy of others. Na mahirap yung empath eh. Lahat ng sakit mararamdaman mo eh. Yung yun naman pong clairaudience, yung nakakarinig ng mga bagay na nagsasalita, kinakausap siya, na yun ang madalas na pagkakamalan na tinatawag ng mga doktor na schizophrenic, yung may schizophrenia. Pero hindi po, meron lang talagang kumakausap sa kanila, hindi nila makontrol. Hello po, paano po yung doppelganger? Yung kadoble, yung meron kang kamuka na tao na hindi ikaw. Clairsentience, the ability to perceive emotional content, to know how a person feels. Almost the same as an empath. Yan, marami yan. Channeling. Ayoko yung nag-channel. Anyway, ano yung meron dito nagtanong? Ayan, si TikTok account. Sino yung tinatanong mo? Anong itsura mga engkanto. Aba, depende po sa klase ng engkanto. Magkakaiba po yan. Hindi sila magkakapareho. May malaki, may maliit, may maputi. Card reading po. Divination yon. Hindi rin po, hindi ako manghuhula. Hindi rin po ako, ano, hindi po ako nagbabasa ng baraha at tarot cards. Pero wala pong masama doon. Meron kasi talagang marunong gumawa niyan. Ginagamit po namin ng medium para may mga taong gustong may huling habilin. Okay, Erwin, ganito, ha? Kung gusto ni, kung meron talagang gustong gumawa niyan, of course, nasa kanila naman yan. Sino ba naman ako para makialam? Pero since binanggit mo rito, ako kasi hindi ko talaga ginagawa yan. Kasi yung may huling habilin, normally, dun mismo sa tao na gusto niyang sabihan ng kanyang huling habilin, makikita niya yun eh, through his or her dreams. Napapanaginipan mo yun. At saka, lalo na kung yung mahal mo sa buhay, eh talaga namang mahal na mahal ka, na nung mamatay ka, eh ikinalungkot ng sobra. Yun po yun. Kasi,
paano mong malalaman na may huling habilin? Uy, thank you, Renz. Thank you, thank you. Paano ninyo malalaman, paki-explain nyo sa akin, na may huling habilin yung namatay? Kung hindi nagpakita sa inyo, kahit sa panaginip man lang. Tapos gagamit kayo ng medyo para tawagin ang patay. Masumawi yun, ha? Kasi they need a lot of energy to be able to manifest themselves. Yun ang reason kung bakit karamihan hindi nakikita yung paa. It's very important that they're allowed by God to show themselves to their loved ones. Kahit yung mga pinatay o namatay ng violent, hindi po yan tinatawag. Because if they want to say something to their loved ones, they will do everything in their power. Thank you, Noe. Dami na niya na, teddy bear. They will do everything in their power. Ayon, to be able to manifest themselves. Ganun po yun. Pero kanya-kanya yan. Eh, kung gusto niyo po yung tumatawag ng patay, inasa sa inyo yun. Pero hindi ninyo malalaman kung may habilin, kung hindi nagsabi at nagpakita sa inyo man lang. Malamang kayo ang may gustong itanong yun. Pero kawawa po yung tinatawag na kaluluwa. Kawawang kawawa. Hindi yan dapat tinatawag. Hello, Roger. Gusto mong mag-astral travel? Bakit delikado? Hindi delikado ang astral traveling. Palagi kong sinasabi yan sa lahat. Tayo pong lahat ay ginagawa yan pag natutulog tayo. Of course, hindi naman lahat ng oras dahil kung minsan nagpapahinga din naman o at saka hindi nyo naaalala. Pero normal po yan na ginagawa ng ating kaluluwa pag tayo'y tulog. What does it mean, dreaming about black dragons in the sky? I saw four of them. That's very sad. If not all dragons are bad. Some dragons are very good. Hindi po lahat ng dragon ay masama. Pero pag itim normally, at yung pakiramdam mo ay hindi maganda, after dreaming about it, hindi po maganda ang ibig sabihin. Palagi ninyong magiging basihan pati yung pakiramdam pagising po ninyo. Noe! Thank you. Ngayon lang ako nakakita ng trumpet. Thank you. Paano ma-develop ang clairvoyance? Well, you have to look for a master that can teach you and guide you. Natuwa lang sa eme-eming gift. Oo nga. Alam nyo, dito maraming nange-eme. We have borrowers at home, pero pera ang nawawala. I'm sorry, Trish, hindi ko naintindihan. I feel that we have borrowers at home, pero... Bakit pa yung sabi nila, hindi kasi black candle in my eyes. Ano po meaning nun? Baka naman niloloko ka lang. Nakakakita sila ng black candle sa mata mo? Ano ka? Evil spirit? Hindi pa din... Basta ganun na lang. Dapat may explanation kung bakit nila nakikita yung black candle. Kasi, hindi sa mata yan nakikita. Ay, Mark Joseph, okay lang. Okay lang. Walang problema yung nagpapabasa sa tarot card. Walang problema yon. Kasi ikaw naman ang nagka-cut nun eh. Interpreter lang naman yung divinator o yung nagbabasa at nagbabalasa nung cards. So, walang problema yon, Mark Joseph. You can. Trish? Ay, naku, pag may naamoy kang nasinusunog, hindi maganda. Magdasal ka kaagad. Kasi, marami talagang nagre-request sa akin na gusto nilang makakita ng engkanto at ng fairy. Yan pong mga engkanto, madalas makikita nyo lang kung gustong magpakita sa inyo. Pag ayaw, hindi nyo makikita yan.
Maylin, kailan po ba sinasagot ni God ang mga prayers natin? Alam mo, mahirap sagutin yan. Ang ganda ng tanong mo, pero siyempre si God ang dapat sasagot niyan. Ako, ang feeling ko ganito. Kunyari, barkada mo, kaibigan mong babae o lalaki, kasama mo, nagdadasal. Ikaw, nagdadasal. Tapos yung isa pang kaibigan mo, tatlo kayo, nagdadasal. Pare-pareho ang dinadasalan ninyo. Si Papa God, si Diyos Ama ang dinadasalan ninyo. Yung isa na nagdadasal ay antok na antok na, nagdadasal pa rin siya kahit nakahiga. Yung isa, nakaupo. Kinakausap na siya Diyos Ama. Ikaw, nakaluhod. Palagay mo, sinong unang pakikinggan? Siyempre, yung pinaka-humble, yung pinaka-mapagkumbaba, yung nakaluhod. Ganun po yon. Ganun po yon. Kahit na sa anong bagay, yung pinaka-humble, yun normally ang nagkakaroon ng magandang kapalit sa kanilang hinihiling. Walang emotion yung alin? Ano pong masasabi niyo na wala na daw emotion yung 15 years ng patay na multo? Sino nagkwento sa iyo niyan? Nakausap niya ba yung multo? Nakarating na ba siya doon sa kinaruroonan ng multo? Depende ho yan. Maraming sagot dyan sa katanungan na yan. Kung naniniwala kayo sa reincarnation, kung yung multo, at saka hindi multo yon, kaluluwa. Kung yung kaluluwa ng tao ay bumalik sa lupa, nakapag-reincarnate, syempre, hindi na nila mararamdaman yung kung kinakausap mo sila through your prayers. Sorry. Ay, nako. Yung pusa ka po kasi eh. Okay. Kita ko sa inyo yung salarin. Ito po ang salarin. Pasensya na daw po kayo. Gusto na umuwi. Si Sola po yon. Naglalambing. Okay. Ayusin ko lang sandali, ha? Pakihawak mo, please. Pahawak lang, ayusin ko. Si Sola kasi. Okay. Alam niyo, mga pusa ko po kasi parang mga anak ko. Lahat ng mga alaga ko parang mga anak ko. Okay. Yung pong patay, yung kaluluwa ng patay, kahit kailan, habang hindi pa sila bumabalik dito, pag tinatawag ninyo, ay nararamdaman. Hindi po sumasagot, pero nararamdaman. Kahit kailan, hindi po nawawala ang emosyon o pagmamahal nang isang namatay kahit gaano katagal nang patay. Opo. 'Yon. Sana naman maliwanag. Gusto ko po sa enhance yung gift sa akin kaso naman. Ay hindi po. Alam mo, Bear Lads, sa iba ka magtanong kung sa amin ang pinakamura. Kasi hindi libre ang kuryente. Tapos hindi rin libre yung staff. May sweldo. At saka, nagpapakain ako. Yun. Libre na nga yung pagtuturo ko. Pero yung lugar, may bayad. Napakarami pong nalaman kong nag-o-offer ng ginagawa ko. Iba lang ang paraan nila. Kasi ako mismo, ay nakakagawa ng itinuturo ko. Sa kanila po, mahal talaga. I mean,
siguro depende yon sa kung ano yung tinuturo nila, kung gaano kahaba, ano po. Kanya-kanya po yan. Pero mura po ito. Napakamura. Yun nga pong academy, alam niyo ba, para sa mga clairvoyants, sa astral traveling, alam niyo ba kung magkano? $10,000. Monroe Academy po ang tawag nun. $10,000. Alam niyo magkano yun sa pesos? Hindi lang po yun. Meron sila online. Gusto niyo online. Oh. $3,000. Yan. O, sige, mamili po kayo. If hindi, ito naman po, ano pati, may kinalaman din po ito sa, if it's meant for you, you will be able to meet me and see me. Thank you. Pwede mo naman ipagdasal. Century 2 na. Pwede po ba ma-stack sa astral realm? Hindi. Hindi. If you're doing astral traveling, you will not never get stuck because you have a cord. You will be able to make it back instantly the minute you're scared o kaya nalundagan ka ng pusa mo o nasagi ang binti mo ng mister mo o ng asawa mo. Automatic yun. Kaya nga parang yung may feeling na para ka nahuhulog. Yun yun. Maginoong barumbado, maray na banggi. Hindi napuputol ang cord pag nag-astral traveling. Never. Pag naputol yon, baka yung isang klaseng cord, yung pagpatay ka na. Hindi po. Palagi kang makakabalik. At saka hindi naman po yan lumalayo kung hindi kaya. Naku, pag may nakikita kayong maitim na anino, maghanap kayo kaagad ng kandilang puti, magsindi at magdasal. Si boss. Ang Saint Benedict, ang dami pong medalyon. Ang dami rin pong santo. Kahit na ano pong medalyon ng santo ang isuot ninyo, kung masama ang, kung hindi maayos ang inyong pag-iisip, mapag-imbot, madaya, sinungaling, wala rin. Hindi rin po kayo mapuproteksyonan. Ang protection ay nanggagaling sa langit. Pero kailangan makita ng langit na dapat kayong bigyan ng proteksyon. Kung nag-aadik-adik kayo o kaya sumasama kayo dun sa mga holdapper, tapos may suot kayong medalyon, ano ba yun? Wala rin. So depende yan. Depende yan on how you pray and use the medallion, whatever it is. Saint Benedict's a very good medallion, provided you know how to pray. You have to pray. Hindi katulad ng Katolikong may palaging may rosaryo. Hawak, nasa bulsa, nasa bag. Kamustahin mo, nagro-rosaryo ba? Hindi. Papa. Yun ang ibig ko sabihin. The snake, it depends on what kind of a snake and how you feel when you wake up. If you feel good, then it's a good snake. Because usually, sa Eastern astrology, sa Eastern religion, maganda ang snake. Sa astrology, sa Chinese astrology, may year of the snake. Napakatalino ng mga snake. It brings you luck also. Paano po malalaman? May napanaginipan kang kasabay mong lumaki? Kinakausap mo ba? Nagdadasal ka ba? Ito ha, lahat ng tanong ninyo, ang karaniwang sagot, dasal. Kahit anong religion ninyo. Kasi baliwala yung religion kung hindi naman kayo mabuting tao. Kung palagi kayong nagsisinungaling o nanggagamit ng tao, anong ipaglalaban ninyo palagi yung religion ninyo?
Tapos kung mga alipusta kayo, eh ganun na lang. Aba, eh di wala rin. Hindi ba? Panindigan ninyo yung reliyon ninyo. Thank you, John. Thank you. Maging mabuti kayong tao. Ano yun? Naku, I'm very sorry po yung iba. Yung iba eh. Ah, di maganda. Hilot. Kung palagi ka nanguhuli ng isda. Ma'am, yung incubus ba? Pag may nangyari sa inyo. Aba, eh, hindi ka naman lalapitan ng incubus. Demonyo yan. Kung ika'y nagdadasal ng maayos. Ba, di magsimba ka. O magpunta ka sa kung asaang lugar na may kinalaman sa religion mo, manghingi ka ng tulong sa Diyos. Hindi naman lalapit yan sa inyo. Kung kayo'y maayos, tatandaan niyo po yan. Gumawa kayo ng paraan. Tumawag kayo sa Diyos. Wala namang mawawala. Basta taimtim at buong puso ang inyong pagdarasal, ang daming nariresolba. Yung mga nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, hindi kasalanan ng Diyos. Yun po, ay dahil din sa mga nagawa natin noon na pinagbabayaran natin ngayon. Lahat ng bagay po ay may consequences. So yung incubus po, incubus or incubi, mawawala po yan kung kayo magdadasal. Panindigan niyo po yung pagdadasal ng buong puso't kaluluwa. Yung hayaan niyo ng mangalay yung mga panga sa panalangin. Kesa naman lapitan kayo ng demonyo, yun lang po yun. Lahat naman tayo makasalanan, pero dapat nangihingi ng tawad at sisikapin na huwag ulitin kung ano yung kasalanan ginawa. Yun lang po yun. Hindi ko po alam yung bagong santo. May bagong, maraming santo. Elaine, thank you. Thank you, Elaine. Berlach, you're welcome. Ang ganda! Underwater, thank you. Totoo po, hack yung kulam. Yes, very, very true. Ano yun? Pumanaw na si Pumaa? Ano? Kapag nananaginip ako ng family member na pumapanaw na, palagi pong may nagkakasakit. Thank you, Mika. Okay. Ibig sabihin nun, binibigyan ka ng warning. Malapit sa'yo. Malapit sa'yo yung patay na yon, kahit hindi mo kilala, maaring kilala ka noon at nagbibigay ng warning sa'yo. Kaya pagka na panaginipan mo uli ang isang namatay na, maghanda-handa ka at tingnan mo yung mga mahal mo sa buhay maaring para makaiwas sa sakit o aksidente. Ay, hindi ko po alam kung sino yung nag-Diyos-Diyosan. Hindi ko po alam. When Haru Joven Danas, where or when will you get psychic ability po? How do you know if your spirit, how do you know? If you're spiritually awake already, okay. Where or when will you get, Haru? Ako po pinanganak na meron ito. Pwede niyong hilingin. Pwede mong ipagdasal, Haru. Kung gusto mo ng a certain psychic ability or psychic gift, all you have to do is to pray with all your heart at hilingin mo. But you have to state the reason why you want it. Saan mo gagamitin? Sa kabutihan ba? Ipapangako mo yan. Dahil pagka hindi mo ginawa, napakalaki ng kabayaran. Napakalaki kung meron kang asawa o anak, maaaring aksidente o malaking bayad, malaking sakit. Kaya mag-iingat po. Be careful what you wish for. Kasi madalas
mali po yung hinihiling natin. Akala natin, okay. Pero hindi po. Yan. Oh. Ay. Salamat, Aki. Thank you, Nelly. Aba, Iniko, may kalabang ka ba? May kaaway ka ba? Eh, pare-pareho tayo ng idol. Hindi mo kailangang magalit. Ibig sabihin yan, may daladala kang hindi maganda. Wala namang competition dito. Ako pa ba? Eh, ang boss namin dito, si Jesus. Nako, Nico. Ingat-ingat. Masama yan, namumuo sa dibdib mo. Paano pag napaginipan kung nag-astral travel po ako tapos may nakita kong spirit na kaharap ko? Eh kung mabuti naman ang itsura, maganda at nakangiti sa'yo, eh di ngumiti ka rin. Hindi ka naman maaano at hindi ka kayang galawin ng kahit na anong entity, no matter how bad, pag nag-astral traveling ka. Kaya nga, palagi ko pong pinangangaralan ng lahat ng gustong gumawa nito. Kahit pa hindi kayo nag-astral traveling, dapat bago kayo matulog, magdasal kayo. Paano po malalaman kung nabibilang po ang isang tao? Ay, hindi ko naintindihan nito. Paano po malalaman kung nabibilang po ang isang tao sa sa larangan ng panggagamot? Paano po yun? Ay! Ano ba to? Dali lang ha. Meron lang akong titingnan. Kasi... Ah, okay. Bakit? Oh, may nagtanong. May pressure sa likod. Ito, cinnabar. Alam niyo bakit madalas ako nagsusuot nitong cinnabar? Ito pong crystal na cinnabar. Kasi nakakapagpabilis ng metabolism. Ibig sabihin, nakakabawas sa pagkain o wala na ako ng gana, hindi na ganun kadami. At nakakapayat, nakakapayat. Nawawala, ano, ang ganda pa ng kulay. Ang ganda, oh. Ang ganda talaga. Cinnabar po ang tawag dito. Eh marami naman pong siyang ano, uy, Georgina, thank you. Maraming kabutihang na ibibigay. Ayun, kaya pala nakakabilis ito ng metabolism kasi it improves the circulation throughout the body. Nakaka-improve pala talaga. It can also help purify the blood. Oo nga naman, edi nakakabawas. Cinnabar can be used as a supplement to help with weight loss goals. It can also help to soothe digestive issues such as indigestion, diarrhea, and constipation. Oh, di ba? Bongga. Ay, kaya gusto ko siya. And cinnabar, ang ibig sabihin po niyan ay good luck, prosperity, peace, and health. Ay, ang kaya pala gusto ko to. Long wear cinnabar, ibig sabihin pag palagi niyong suot, can play the role of clearing heat and detoxifying as well as calming the mind and helping sleep. Yan! Okay, kung totoo po yung Illuminati, meaning ng dreaming of different kinds of snakes but they're harmless. Okay, symbolism po yan. Ano ba, what does it symbolize as far as you're concerned? Ano po ang equivalent ng symbol ng snake? Yun po ibig sabihin yan. Kung hindi masama and they're harmless,
Thank you, Queen Jay. Okay. Ayan, hindi po pangit yan kung harmless. Or pwede rin po ang ibig sabihin, yung lahat ng trials, yung pangit na mangyayari, ay kayang-kaya ninyong lagpasan o isolve. Yan, maganda yon. Paano po na naginip ka ng third eye kulay purple kaso di ko tinanggap? Ano pong, sino ba nagbibigay? Yun po ang tanong ko. Depende sa nagbibigay. Kasi ako, ang alam ko, ang nagbibigay lang yan, ang Diyos eh. Ano ba, hindi ko po alam, ano ba ibig sabihin ng sundo? Sinusundo? Sinusundo? Sino? Ah, totoo yun, yung sinusundo na, opo, oo nga, totoo yun. Siguro, hindi ko po alam, hindi ko po kilala si, ano eh, Buena Fortuna. Maganda siguro. Ang ganda naman ang pangalan. Giselle, ang lahat ng bagay, bakit daw ang pagsubok niya hindi na natapos-tapos? Ang lahat po ng bagay ay may dahilan. Katulad nga po ng binanggit ko earlier. Yung mga nangyayari sa atin, normally, kagagawan din natin. O mga piniling desisyon na excuse me, desisyon. Piniling desisyon na mali. Yun po ang yan ang ano, yan ang kuminsa ng kahirapan sa free will. Lahat po tayo may sorry po, ang pangit ko bumahin. Ah, sorry po. Anyway. Thank you. Thank you. Queen Jay. Diba? Naku, hindi. Thank you, Trixie. Ano ba nga yung ayaw, meron nang nag-take niyan, yung ayahuasca, parang si M? Oo. Oh. Oh, okay. Oh, kanya-kanya po yan. Kung gusto niyo pong lumipad na gamit ang shrooms o yung psychedelic na iniinom, eh, pwede rin po ninyong gawin yun kung gusto ninyo. Dito po sa akin, walang ganyan. Hindi po ako, hindi kailanman kinailangan ng mga estudyante kong gumamit ng kahit na anong bagay na tinutumar o iniinom o kinakain para makapag-astral traveling. Opo, ano po? Well, pero kung gusto niyo pong yung parang yung nagtitake ng acid kasi color siya, eh, puro color. Akala ninyo, ano po yun? Aura, hindi po. Psychedelic talaga makikita ninyo pagka nag-take kayo noon. But some people, they like doing that. And then, that's, ano po, sa kanila na po yun. Wala po akong ano doon. Pwedeng sabihin na iba pa tungkol doon. Maria, you're most welcome. Alam niyo, ang dami kasi hindi ko nahahabol. Sandali, ang bilis-bilis naman kasi. Good eve, no fear. Eh, Jenny Rose, kung napanaginipan mo tapos nangyari, deep recognition. Janet, thank you. Thank you. Ang laki-laking kakulay ko, oh. Aba, may mga alam niyo no, yung araw sa Japan, yung ninjas at saka yung Japanese and Chinese people, they're very good at doing these things. Kasi meron silang mga yung Japanese ninja, yung mga monks na all their lives wala silang ginagawa kundi mag-meditate at mag-practice.
ayan po, they can control the element. But you know, why would you want that? Sabihin ko sa inyo, wala namang... Tapos may binigay sa'yo? Sobrang liwanag. Oh, mag-thank you ka pagka ganyan. Tapos meron nga po palang ano, nagsasabi yung comment, may nabasa ako na bakit daw kung minsan yung post ko, si Junior yung naghihilig. Siya yung... Bakit daw yung ibang post ko? Thank you! Thank you, Noche Buena! Thank you! Bakit daw ang bagal ko magsalita? Eh, kung gusto niyo pong makinig doon sa mabilis magsalita, edi manood po kayo ng mga rapper at mabibilis sila magsalita. Ako po ang reason kung bakit dahan-dahan kung binibigkas yung sinasabi ko. Kasi ayoko pong magkamali. As much as possible, gusto kong maintindihan, maunawaan ang nakikinig o nanonood kung ano yung sinasabi ko. At hindi lang po yun, Thea lang, thank you Thea, hindi lang po yun, ito napaka-importante. Hindi po kasi lahat ng bagay na nalalaman ko o nakikita ko ay kaya kong ipaliwanag sa inyo. Ang hirap po i-explain kung ano yung nakikita kong kulay. Wala pong kaparehas eh. Ryu, thank you. So paano kung i-compare? So palagi akong naghahanap ng tamang salita para masabi ko sa inyo, ma-relay ko sa inyo kung saan nang gagaling at kung ano ang itsura at kung ano yung sinasabi ko. Eh, paano ko sasabihin nyo ng tuloy-tuloy? Wala naman po itong script. Wala naman pong... At hindi po pati lahat ng bagay maari kong ikwento. Of course, I know about twin flames. Bakit po ganun? Madalas po kapag natutulog ako ng hapon, yung katawan ko, di ka akong makagalaw. Sa hapon ka natutulog? Hindi ka makahinga? Bakit? Baka naman may diferensya ka sa puso. Kasi normal yung kuminsan sleep paralysis, pero nakakahinga. Yung sleep paralysis, yun lang pong nag-astral travel, tapos bumalik, hindi tama, hindi swak sa ulo o sa balikat, medyo nahilis. O nabigla sa pagbalik. Naku, sinagot ko na yung tungkol sa Vatican. Thank you! Naku, huwag kang papahigop, kaya magdasal ka bago ka matulog kung yun ang napapaginipan mo. I have this dream before na palagi akong lumilipad. You're actually flying because you're astral traveling. And you remember. That's very normal. That's... Most of the time, yan ang naaalala na nag-astral traveling, yung lumilipad sila. Hi, Princess! Naku, hindi ko tinanong. Mother Weeks. Thank you. Beautiful flowers. Thank you. Ano? Ano ma'am investment mo sa iyong salary? Ano mo salary? Sorry, hindi ko po maintindihan ang ibig sabihin ng salary. My grandma gave me a Latin chant and asked her anak and my mother. They never had a chance to give one. Ano yung Latin chant na yon? Were you told, Jay, kung para saan yung Latin chant? Kasi normally, pag binigay sa'yo yung Latin chant, sasabihin din sa'yo kung para saan. Yung paru-paro na kulay brown sa loob ng bahay, depende po kung meron sa inyong namatay na may usapan kayo na pagkaparu-paro, eh sila. Dumadalaw po. Angela Duterte, ano po yon? Kala ko po, pag sleep paralysis, hindi, usually pag bumabalik, pag biglang bumabalik.
Pag may lucid dream po ba, bawal daw po sabihin sa mga nakasalamuha na hindi. Ay, hindi po. Lucid dream is very simple actually. Lucid dream is you knowing that you're dreaming. Gising, alam mo na nananaginip ka. At saka yun, walang karmic consequences. Kasi kahit anong gawin mo doon, eh hindi mo naman ginagawang totoo. It's very similar to daydreaming, but you're actually just asleep. Yun lang ang difference. So pwede mong i-date si Piolo Pascual o kaya kung sino mang, Mother, thank you, kung sinong guwapo o kung sinong napakaganda sa lucid dreaming. Pwede mong sabihin sa sarili mo, pag natulog ako, I want to dream of this somebody that I like very much. Yan. Ano yun? Bakit po kahit kausap ko ang tao, nakaka-travel ako sa bahay nila at sakto lahat description ko? Oh, Rayo, edi maganda. Ano, may nakatulong ba sa'yo? Bago mo gawin yan, isipin mo muna. Una sa lahat. Thank you. Ganda naman. Thank you. Una sa lahat, Rayo. Ang mga estudyante ko, palagi kong tinuturuan ng good manners and right conduct. Hindi kayo dapat pumupunta sa bahay ng may bahay nang walang permiso dun sa may bahay through astral traveling. You don't do that. You don't do that. If you can really do it, make sure na nanghingi ka ng permiso. Okay lang mamasyal sa ibang lugar, pero hindi sa loob ng bahay ng may bahay, lalo na kung kakilala mo naman yung may-ari ng bahay. Ano po? From Angelo from Quezon Province. Hello, totoo po, lucky ang reincarnation. May nanang kasi parang nakaaya diyan. Hi, Viner! Masama yung magkaharap yung dalawang mirror. Paano, ano? Paano po maging student mo? Ano, punta ka sa profile ko, tapos click mo yung spiritual alchemy, / spiritual alchemy, PH. Yun. Pwede ka pong magparehistro. Ano ba yung next kong class? Ay, wala na naman yung aking. Ayun. July na, no? Okay, July 27 na po. Punong-punong-puno po ang aking schedule. Hello, Theo. Good evening, Cherry. Pwede, posible po bang, posible, may tendency po bang makita ng may third eye kung may nag-astral travel sa bahay niya? Of course, yes. Alam niyo ba kung gano'ng kataas ang sweldo nung marunong mag-astral traveling at remote viewing sa mga, sa ibang bansa, lalo na sa Arctic, lalo na po yung, basta meron pong ganyan na, hi, thank you, dami-dami na. May nag-hire po niyan. Ang laki po ng sweldo, but you have to stay with them. Normally, 6 months. Thank you, Mark. Thank you, Manalix. Ano ba yun? Ah, thank you. Ang ganda ng flower na yun. Uy, maraming salamat po sa mga nagbibigay sa akin ng gifts na ganyan. Alam nyo, na-appreciate ko po ng gusto. Thanks, Mark. Thank you. Kasi, ang laking pong tulong. Dami ko pong tinutulungan palagi. Ariella, thank you. Marcase, thank you. Ang dami ko pong binibigyan. Tao, hayop. Nagpapasalamat nga po ako hanggang uli dun sa Petmara kasi kung palaging tumutulong.
Lucky, alam mo na, hindi na, reincarnation, everybody knows kung ano yung reincarnation, hindi ba? Anong nangyayari sa reincarnation? Eh din na re-reincarnate. Ma'am, I know I have a special gift and I want to use it to help other people how to be your student po. Lady Hunter, you can go to my profile. Check out the / Spiritual Alchemy PH. And you can send an email. Okay, you just click it and you'll find out how to register. Lahat po ng information ay malalaman ninyo doon. Pwede po sa online ako magpaturo. Isla, I wish I could. Kaya lang hindi ko ginagawa yung online kasi mas gusto ko yung mga estudyante ko matuto talaga. That's why ang mga estudyante ko po hindi napapahiya. Pag sila gumraduate, lalo na pagtapos na ng RV o remote viewing, nakakatuwa kasi po may proof talaga na nagagawa nila yung tinuro ko, na nakikita nila ng kahit hindi sila, nakikita nila kahit nakapikit kung ano yung gusto kong makita nila. Things like that. Yan po ang experiences ng mga estudyante ko kahit itanong ninyo sa kanila. Yun ang difference. Hindi nyo po mabibili yun eh, yung ganong experience. I would like to book for aura enhancement. Ay, sorry, Isla. Malayo ka pala. Asan ka ba? Malayo ka? Nasa QC kami. Pero depende. Kaya nga huwag ka pupunta sa kwarto ng may kwarto. Yung nag-astral travel, huwag kang pupunta. Kasi lalo na kung may asawa yung tao, hindi ka dapat nandun nang walang permiso. Hi, Elma. Turay, punta ka sa profile ko. Nandoon, click mo yung / Spiritual Alchemy PH. Yan, nandun lahat ng information. Sleep paralysis, yung kunyari nag-astral travel ka o hindi ka nakaangat ka agad, tapos bigla ka bumalik, hindi masyadong lapat. Nag-i-sleep paralysis, pero nawawala din po yun. Hi, Suswelo. Hi, Starboy. Wala po akong online. Sorry po. Ang daming nagtatanong yan. Ayan, yan po, pinaliwanag ko sa inyo kung bakit. Kung bakit I'm so proud of my students. Because my students are so amazing. Lalo na yung nakatapos na ng remote viewing, kasi after astral traveling, remote viewing. Alam nyo ba na may bibigay ako sa kanilang address? Sasabihin ko, pumunta kayo dito sa lugar na to. Nang, ibig ko sabihin, through remote viewing or astral traveling, nakakapunta sila. At tapos dinidescribe nila kung ano yung issue. Of course, alam kung tama o mali. Basta, napaka nakakatuwa po ang mga estudyante ko pag ginagawa yun. Kasi exciting talaga. Thank you, Jacob. Jacob? Hi, Marvin. Grally, siyempre malalaman mo kasi kung ano-anong nakikita mo o nararamdaman mo o nangyayari sa buhay mo na hindi normal, yun. Hi po, Ma'am Idol, Jay Sabala. Pwede niyo i-consider yung online classes in the future at marami pong gusto. Ano ba? Alam ko, meron nga nag-invite sa akin. Supposedly, meron ako sa Canada. Hindi na natuloy yung sa Japan. Punong-punong schedule ko. Meron akong Canada.
Maxia, ano po ang ginagawa or benefits ng aura enhancement? Na-enhance yung aura mo. Most, we are very toxic. Okay, the food that we eat, may mga hormones, may mga antibiotic, and we're always outside. Napakadumi na, yung air na that we breathe usually are not good. And as we age, kahit pag 20 anos ka pa lang, nag-a-accumulate yung toxin sa body mo. So, luminipis din yung aura mo. Ang aura enhancement would clean and help your aura to become thicker. Kung may mabutas-butas, kung simpleng butas lang naman o crack, nasisil. Yun po yun. Ma'am, does half Encanto and half human exist? Yes. Ano yan? Have you tried astral projection? My darling, I teach it. How can I not try it if I can teach it? I teach it to my student. I'm a teacher. Astral projection or astral traveling is the first step, and then remote viewing. Alam nyo, tuwan-tuwa po ako pagka maraming nagtatanong. Yun nga lang, naaawa ako dun sa mga ano ba yung mapanglait? Kasi maraming mapanglait dahil hindi nila naiintindihan. Tapos hindi sila sulok! Tapos hindi nila kasi naiintindihan kaya kung ano-ano sinasabi o kaya kahaluan nila ng politika. Eh, wala naman pong kinalaman sa politika itong ay nako, nakakaawa na lang sila. I'm really interested. Okay. When you do what? When you dream, chances are you're astral traveling. Astral traveling is something we do naturally when we sleep. Our soul or the higher self does not wait for you to wake up. While you're sleeping, while the body's sleeping, the higher self or the soul would ascend and do astral traveling. They will visit places that they love. They will visit other souls that they know. They will visit or go to different places that they want to go to while you're asleep. But since there's a cord, your soul or your higher self will always know when to go back. It's just like that. When they have to go back, they go back. And you will never get lost. And you will never get hurt. So don't be afraid of astral traveling. It's a normal phenomenon. It's right next to NDE. You know what an NDE is? Near-death experiences. Yung mga nakakaalala ng kung ano ang nakita nila nung sila ay muntik nang mamatay or namatay saglit, na nakikita nila yung sarili nila na nasa hospital bed or inuoperahan. Ganyan po yan. Astral traveling is more pleasant because while you sleep, your body will travel, will have fun, and then go back to you. Kaya ako palaging more fun because, you know, if you're a good person, you'll not go to bad places anyway. So, magdasal palagi para hindi ka natatakot. There's nothing to be afraid of because they can never hurt you. They cannot. They don't have the power unless you're afraid. They feed on fear. They feed on anger. Ito pong papaliwanag ko sa mga taong palaging galit, nambabas, nang aalipusta, nanlalait. Alam niyo ba kung anong klaseng enerhiya ang nanggagaling sa inyo pag ginagawa ninyo yan? Yan ang enerhiyang pinapakain ninyo sa mga negative spirit.
Yan ang gustong-gusto ng mga evil spirit. They feed on that. When you're always angry, nanlalait ka. Thank you, Janet. Nangaalipusta, nambabas. Lalo na sa tao mo lang ginagawang masama sa'yo o hindi ka naman kilala. You attract the most negative energy possible. Hihirapan ka makakuha ng perang hinihiling mo. Alam mo ba yon? Magkakasakit ka. Ang daming kabuisitang dadating sa'yo kasi mag-accumulate yon. Kaya ako sinasabing magdasal kayo tapos huwag manlait. Ano ba? Dati naman walang ganyan. Ano ba naman yung... Kung hindi mo gusto, di huwag ka mag-comment. Kung ayaw mo at napapangitan ka, di huwag kang sumali. Huwag mong panoorin. Hindi yung... Kung ano-anong sinasabi ninyo na madalas naman, hindi ninyo naiintindihan at hindi ninyo alam. Natatawa na lang ako kuminsan, pero once in a while napapagod ako, kaya sinasagot ko. Okay, meron nag-comment kasi there was, may post po ako tungkol sa, tungkol sa angel noon. A few days ago lang, di sinabi ko yung tungkol sa guardian angel na magdasal kayo, na kausapin yung guardian angel ninyo, wala namang mawawala. At sinabi ko rin po na hindi lahat ng guardian angel na bumababa o nagpapakita ay may pakpak. Nagkakatawang tao rin po sila once in a while. Thank you, Francis. Aba, edi, syempre may sumagot na feeling niya, alam niya lahat. Sabi niya, hindi totoo yan. Kahit kailan hindi magkakatawang tao ang mga angels. At they, and this person that made this comment believe in the Bible and they would normally swear by the Bible, hindi nila alam na sa Bible yun na nagkatawang tao. Tatlong beses yan. Genesis 18. Thank you. Yung binisita ni ng tatlong angels si Abraham. They appeared as men. Hanapin ninyo. Genesis 18. Genesis 19. Two angels visited Lot, yung sa Sodom and Gomorrah. Kinikilabutan o ako. Naiiyak ako minsan kasi ang daming nakikialam na. Thank you, Mark. Thank you, Noe. Kikialam, di naman nila alam. Masyadong nagmamarunong. Hindi baling magmarunong ka, pero huwag ka na mag-comment kasi palso eh. Mali. Alam niyo ba yung tungkol kay Samson? Nasa Bible din yan. May dumating ding angel dyan. Kay Manoah. Judges 13 naman po yun. Announcing the arrival of Samson. Yung magiging anak nila. Nung una, hindi pinaniniwalaan. Kasi they appeared as men. Hindi nag-appear na parang angel. Nalaman lang ng mga magulang ni Samson na angel yon. Kasi biglang nag-ascend doon sa may altar, doon sa may apoy na doon sa may altar. Yun po. Yan ang ibig ko sabihin. Minsan-minsan. Huwag masyadong magmamarunong. Huwag. Kung hindi kayo sure o gusto mo lang mang-asar, huwag dito kasi ang balik niyan sa inyo. Nako. Hello, JP! Nagbibigay din po ba kayo ng service or lesson about regression? No. Okay, regression. If you want to learn regression, you go to a university. I've been to the University of Edgar Cayce. I'm a licensed hypnotherapist. Pinag-aralan ko po yan. Sa Amerika po ako nag-aral. Graduate po ako niyan. Kaya nakakapag-regression po ako. And I'm a clinical hypnotherapist, by the way. So if you want to be regressed, I've been regressing lately. A lot of people needs it. You can send an email or click my profile and sabihin mo po doon na regression ang gusto ninyo. Yun po, Sakura.
Sinap hi. Emotional ako kanina tungkol sa Angel. Sino yung... Aya! Balita ko may pelikula kang bago. Congratulations! Aya, ikaw ba yan? Applicable na applicable. Ikaw pa ba? Message me, Aya. Natutuwa naman ako sa'yo. I miss you. Thank you, Miss Tiso. Thank you. Totoo yun. Yun na nga eh. Kaya naiiyak ako kasi mahal na mahal ko yung guardian angel ko. Kasi mahal na mahal ako. Kasi mahal na mahal din kayo ng guardian angels ninyo. Ayan na, nasabi ko na yung tungkol doon. Medyo okay-okay na ako. Ang laking issue nun para sa akin eh. Yung nagmamayabang na yung ganun eh. Uy, thank you sa ice cream. May ice cream pa ba ako? Meron pa? Are you sure? Parang wala na yata. O yan, yung mga gusto mong mamayat ah. Ano pa ba yung mga tanong ninyong? Napaka, kanina ang dami kong gustong sabihin sa inyo eh. And normally, nakakalimutan ko pagkakaharap ko na kayo. Ang dami kasing nagtatanong na marami ko ng marami na mga nasagot ko na. Talaga lang. Ano po ibig sabihin ng Angel 888? Okay, I know what it means. But I cannot announce it here. I'm sorry. But it's good. Hindi po masama yan. In fact, yung email ko may 888. Okay? Huwag kang mag-alala. Napakaganda niyan. Naku, Bully, may himahabol sa yon na tikbalang. Ako, alam mo, may minura na akong tikbalang eh. Nagulat siya kasi kaya ko pala magmura. Takot din yung mga yan eh, pagka lumabang ka. At syempre, kailangan magdasal. Malayo-malayo yung Agartha sa Biringan. Siya nga po pala. Ah, sanhi ng... Meron po akong babanggitin sa inyo tungkol sa sound o sa music at saka sa rayuma. Ang dami kasing may rayuma na doon sa Facebook ko noon, nagpost ako na once in a while sasabihin ko kung anong dapat gawin na madali, na hindi kailangan magtumar ng uminom ng gamot. Ano po, yung may mga rayuma. Kasi ang dami na ngayon, kahit bata pa, na may rayuma eh. Ito po ang gagawin ninyo. Kumuha kayo ng isang bote ng mineral water. Paabot naman ng isang mineral water, Jake, yung walang laman. Ay, wala ng tao dito. Paabot, ayan. Yung walang laman, okay. Ito, katulad po nito. Ano po? Yung walang laman, ano po? Ngayon, ang gawin ninyo, lagyan nyo po ng... BCO, extra virgin coconut oil. Yung konti lang, ano po, siguro mga 1/3. Pagkatapos, magdikdik ka po ng luya. Pero bago mo ilagay yun sa bote, bumili ka ng maliit na omega. Yung omega painkiller, kahit mas maganda yung ordinaryo lang,
na omega painkiller o kaya yung methyl salicylate. Nabibili yan sa butika. Ang mura lang po niyan. Sa maliit na bote ng methyl salicylate or omega painkiller. Maliit na bote lang. Ilagay niyo rin po. Di, meron ng 1/3. Tapos, dapat nakabili kayo ng konting gas. Yung gasolina yung ginagamit sa tricycle. Gas po ah. Ilagay niyo uli. Tapos, lagyan niyo po ng dinikdik na luya. Shake it. Palagi. Tapos, ihahaplas niyo po sa tuhod o kung saang area na masakit. O pwede niyo rin basain ang lumang t-shirt. Ang ingay ni eh. Pwede nga ilagay muna doon. Ano, basang t-shirt. Babasain niyo yung t-shirt. Tapos, yun ang ibabalot niyo sa tuhod niyo. Pagkatapos, balutan niyo rin po ng cling wrap. Yung cling wrap, di ba yung para sa ulam? Para makontain. Para doon lang sa tuhod. Sa gabi nyo lang po yung gagawin, ha? Yun, nakakatanggal po talaga. Nung araw pa meron na niyan. Nung araw, ang gaas ay maraming gamit. Paano po ang hypnotherapy sa may depression? Oh, clinical hypnotherapy. Katulad din ng addiction. Alam mo, yung mga depression, normally, sinasanggunin sa hypnotherapist, clinical hypnotherapist. Kasi, nailalabas namin yung reason ng depression, nare-release, at nag-guide namin kung paano ang gagawin. Kasi, depende ang solusyon sa dahilan kung bakit nagkaganoon. Yan po yan. Pero hindi po yan nakukuha sa isang session kung sakit ang pag-uusapan. Addiction, ganun din po. Smoking, ganun din po. Normally, mga 3 session, yung mga gusto mag-quit ng smoking. Thank you, Joey. Yan. Pwede po bang ang kasama mo na guardian angel ay isa sa mga archangels? Kanya-kanya po, may hierarchy. Ang guardian angel ay guardian angel. But once in a while, an archangel will come over to defend you or to do kung an pagka may sinabi si Ama o si Jesus o si Mama Mary kung na may dapat gawin, saka sila pupunta sa iyo. May hierarchy po 'yan. At hindi po totoo na seraphim at cherubim ang nasa taas, hindi po. Supernal celestials, the illuminated ones. Saka po seraphim, cherubim, and the thrones. Tapos power, dominations, and the virtues. Saka po archangels and angels. Ganun po ang hierarchy. Yan, tamo, pag may lagnat kami, parang napasma, nilalagyan kayo ng gas. Totoo yan. Ayan, narinig niyo na po yung sinabi ko tungkol sa angels. Ano po? Paano po mas spiritual awaken? Aba, edi, magpakabuti ka, maging mapagmahal, iwasan ng chismis, iwasan manlait. Al John Galang. At talaga, thank you. It's an honor. Salamat. She must be very pretty. I'm sorry that she's gone. Pray for her. Kung kailan, napakaganda ng demo mo sa arthritis. Saka nawala ng signal. Ulitin ko na lang. Okay. Bili ka ng omega painkiller, bili ka ng konting gas, bili ka ng extra virgin coconut oil. Tapos magdiktik ka ng luya. Halu-haluin mo yon sa isang bote. Shake it well pagkailangan mo na. Basain mo yung lumang t-shirt o kaya bimpo. Saka mo ilagay sa tuhod mo kung nandun yung masakit. Balutin mo ng cling wrap. Oh, thank you, Janet. And the kinder. Thank you. Yun, talagang nakakatanggal ng pamamaga at sakit.
Pero siyempre, ingat din sa pagkain. Po, nakakatuwa. Ay, the kinder. Thank you. Nilo, thank you. O, ayan, Amara, nakuha mo na. Balutin mo ng cling wrap para hindi tumagas. Tapos, hugasan mo ng tubig na may sabon pag pag-aalisin mo. Gusto ko pong magpabasa. My mom just died. PK's official. I'm terribly sorry about your mother. My condolences to you. Pero hindi po ako manghuhula. Hindi po ako manghuhula. Hindi rin po ako nagbabasa ng I don't know what you mean. Gusto mo lang bang malaman kung yung mother mo ay safe? Kung nasaan siya? Pwede mo naman akong i-message, private message. Tapos, sasagutin kita. Hindi mo kailangang bayaran. Wala naman bayad yun. Okay, PK? Hello, Jangsy. Sana nabasa mo. Ma'am, paano po si Ira? Mahil yung masamang ugali tulad ng insecurities po. Subukan mo munang pakitaan ng maganda. Kausapin mo. Sabihin mo, yung ugali mo, nakakasakit. Hindi nakakatulong. Pero hindi ako nagkagalit sa'yo. Maganda pa rin at kabutihang asal pa rin ang ipapakita ko sa'yo. Pero enough is enough. Pag hindi ka nagbago, then I'm sorry. I will not talk to you anymore. Ganun po. Ngayon, kung asawa niyo naman yun, aba, mag-usap po kayo ng heart to heart. Kasi mahirap yan. Depression is sometimes clinical. Hindi, merong kuminsan hormonal imbalance. Hindi dahil may nangyari sa iyong masama. Sometimes it's easy to fix depression by simply going out. Ilalabas mo yung tao, get a lot of sunshine. Kasi ang sunshine po, ang sikat ng araw, ay napakalaking bagay ang naitutulong sa ating katawan physically, pati po sa ating internal organs. Nakakatulong po talaga at nakakapagpasaya. Yun ang isa sa reasons kung bakit pag pumupunta kayo mag-anak sa tabi ng dagat, eh ang saya-saya ninyo at pagod na pagod pag-uwi. At hindi ninyo nakakalimutan kung ano yung mga experiences ninyo. Bakit ba kumikita ang mga resort? Dahil dyan. Opo. Hindi lahat ng depression ay dahil sa problema. Hindi. Alam niyo ba, may country na mas mahaba ang gabi kesa sa araw at maraming tao ang depressed because of that. Pero hindi naman po yun the whole time. Yung bang pag winter, ganyan. You feel depressed if you don't see the sun for a long time. Tandaan niyo yan. So it helps. That's one of the reasons why I send most of my patients to go out in the sun without using sunblock. It helps. Ang bilis. Ay, ano yan? Thank you, Russell. Thank you, Princess. Princess Eloine. Anjan, gising ka pa? Ay, Sunday ngayon. May pasok ka tomorrow. Ang bilis. Ang dami talaga, oh. Ang dami talagang tatanong. Ah, ang bilis, eh. Ah, holiday bukas. Ah, perfect. Perfect. Ay, ma'am, ang dami. Ano ba yun?
Joms, hi! Pike good. Sige, babasahin ko siya mamaya, ha? Tapos sasagutin kita, ha? I promise. Chronic kidney disease. I'm so sorry. One of the most difficult. Kidney failure. I feel bad. So, yan, nagda-dialysis na. Pag umabot na doon, ang hirap-hirap bawiin. I cannot promise, but I can try. I can try. Hexing is real. Si Otani sinabi sa akin, holiday bukas. Ano bang holiday tomorrow? Ha? Ah, okay. Mel Cortez, thank you. Ayaw ko pong makatapak. May nagtatanong kapag ka gumamit ka ng mushroom ba ay nabubuksan ang iyong third eye. Okay. Ayaw ko pong makatapak ng paa ng iba. Thank you, Janet. Thank you. Merong gumagamit niyan. Mushrooms, kasi po, is a hallucinogen. Alam niyo ba yung ibig sabihin nun? Nakakapag-hallucinate. If you want to use that to do astral traveling, then just make sure that you're safe. I mean, you know, because you will not be able to repeat the process without using it again. Promise. Promise. Okay? So it's a shortcut into doing something that you're not sure you can repeat unless you take it again. Okay? So merong ganun ang turo. Nasa sa inyo po yun. Kung yun ang gusto ninyo, then go ahead. Just be careful. Just be careful. Ariel Manalo! Hi! Ako si Cheray. Mahal ba ako ng ex? Aba, eh, hindi ko po alam. Hindi ko kilala ex nyo. Ipagdasal mo, mahal mo pa ba siya? Aba, meron pong ano? Ako si Cheray. Alam nyo, merong bulong. Merong na hindi naman masama. Nasa bote yon. Alam ko kung gawin yon. Binibigay ko po yon o pinabibili ko sa mga taong nangangailangan. Yung kunyari, yung mister ng aliwa, tapos naiiwan ng mga bata, yung misis, napapatawag ko, tinutulungan ko. Binibigyan ko noon para tawagin. Wala pong masamang gagawin. Hindi po ako sa black magic, ayaw ko yan. Hindi rin po ako sa kulam, ayaw ko yan. Pero maaari ninyong tawagin ng kaluluwa sa tamang paraan. Lahat ng kaluluwa ay natatawag. At naririnig kayo. So, kung taimtim ang inyong pagtawag at maganda ang magiging kapalit pag bumalik sa inyo, pag tinawag niyo, babalik yon. Pero, ano po yun? Nasa bote. Hayaan ninyo, pag available dito, turo ko sa inyo kung paano. Pag available dito, papaalam ko po sa inyo. Ang tawag, yun po ang tawag dun eh. Tawag. Hindi ba, Russell? Janet, ano ba yung, hindi ba tawag? Thank you. Meron din, ano, isa halip na, ano ba yung tawag nila sa, yung para magustuhan ka? Gayuma, ayan. Meron din yung parang gayuma, pero kasi gayuma, nasa hindi maganda yan. Yung alam ko, yung maayos, na kung talagang pwedeng magkaroon kayo ng relasyon,
gagamitin ninyo yon, maaaring magkatuluyan kayo. Pero palaging maganda dapat ang purpose ninyo. Makoy, ano ba yung ano? Hay ma, maraming yung tungkol kay Rico 'yan. Hindi ko na binabasa o binanggit kasi nananahimik na yung tao. Nananahimik na yung kaluluwa. Pabayaan na natin siya makapagpahinga. Hanggang doon lang talaga ang mararating niya. Kaya umuwi na siya. Ayan, pagka umiiyak ka, pag nagising ka, meron kang experience na malungkot na malungkot o maaring ayaw mong bumalik, ayaw mong iwan yung kausap mo. Oo, totoo yung reincarnation. Malapit na ako matapos. Masakit na yung mata ko. Ma'am, possible while you praise and worship. Possible yun, of course. You must have been praying really hard. You must have been good for them to show themselves to you. Wow! How nice, LG. Very nice. Oh, ay. Sino yun may nabasa ako? Nilalaan. Gusto ko pa naman ka, ha? Hindi ko po. Beth Cortez, putol ba to? Nilalait nila ako, pero nang umangat konti, para sa kanila, hambugera na naman ako. Gusto ko pa naman ka. May karma naman yan. Naku, may karma. Maniwala ka. May karma. Wonder, you're welcome. Ang bilis, ang dami-dami. Uy! Normal ba na nabubuka? Aba, pagkagusto ng langit ay meron kang mission. Lalo na po ngayon, iba na po ang enerhiya, iba na po. Yeah, there's a big awakening. It's so much change in the way we see things. Ang dami-dami ng... J.R. Sabala, thank you for asking me, kamusta ako? I'm very busy. I'm a scuba diver. I'm a painter. I teach, I'm a doctor, clinical hypnotherapist, and si parang ikaw yung hindi masyadong updated kasi meron akong soap, meron akong telenovela, asawa ng asawa ko, palagi, hindi ka na nakakanood, baka busy ka, ano? Ayun, nasagot ko na ha? Ma'am, ano po kayang sabihin na puro dagat ang panaginip ko this week? Sana maganda yung dagat na nakita mo. Malinis, walang mga nakalutang na plastic. Kung maganda yung dagat, maganda rin yan. Depende sa tubig. Kailangan malinis yung tubig. Symbolism yan eh. If it's dirty, murky, then it's not good. Ang babaeng itinakda na magliligtas sa mundo. Nung araw, ito po ang alam ko. I mean, I'm not a prophet. I don't predict. Hindi po ako katulad ng iba na nagpipredict, may mga prediction. Ako po hindi. Kung ano lang yung alam ko, yun lang po. Yung sinasabing babaeng magliligtas sa mundo, she tried her best already. Tinuturuan tayo. In fact, siya nagturo sa atin ng rosary. The Blessed Virgin Mary is the one who's always trying to save us. Tuwing nagagalit na si Ama, siya palagi ang nakikiusap. Tuwing meron tayong hinihiling sa kanyang anak, siya ang nakikiusap, tinitingnan niya kung sinong hikit na nangangailangan at karapat-dapat tumanggap
ng sagot sa hiling na dasal. Siya po. Kaya hindi siya dapat lapastanganin. Dapat po siyang igalang. Thank you! Ipagdasal mo, Cynthia, yung late father mo na dumadalaw sa'yo. Walang masama doon. Light a candle for your father. Ano ba yung meron? Rhea Daiko, palagi ka na aksidente. Aba, napakamalas mo naman kung palagi ka na aksidente. Ano, ipagdasal mo na? Okay, dalawang bagay lang yan, Rhea. Ask to be enlightened. Discernment. Sabihin mo, ipaalam niyo po sa akin kung anong dapat kong gawin sa natitirang buhay ko. Maraming salamat sa pagligtas sa akin. Magpasalamat ka palagi. Kung meron po akong unfinished business, ipaalam niyo po sa akin at gagawin ko. Of course, it's up to you if you want to do it or not. Ano po? Ito, kanina ko pa nakikita na may lumalaki rin habang lumalaki siya pero sinasaktan ka niya. Aba, kausapin mo na hindi mo siya kailangan sa buhay mo, na wala siyang karapatang saktan ka because it can only happen if you allow it to happen. Adrian, Loserin, Bicolani, mga anak, Bicolano po. Maray na Banggi. Nako! Diyan, kung sa Satanas, ano pa bang tanong? Kahit hindi mo ako tanungin, dapat alam mo kung nanaginip ka tungkol kay Satanas, ano dapat mong gawin? Di siyempre magdasal, Panginoon Diyos. Bakit kanya papapanaginipan? Gusto kanya masungkit. Saan ako kumukuha ng ano? Fancy logic. Kung kagaguhan ang ibig mo sabihin, huwag naman. Kasi mamalasin ka ng husto, ano? Sana hindi. Nako, recognition, ang dami ng katulad mo ngayon, Kerubin, na napapaginipan yung mga nangyayaring hindi mangyayari pa lang. Iha, Sin April, hindi ko alam kung masaya ang mama mo. Hindi ko kilala ang mama mo. Russell, thank you! I'll see you soon! Salamat! Nakasabit na ba painting mo? I-private message mo ako. Bigay mo yung number ng mama, yung name ng mother mo. Maiden name and the birthday. Titingnan natin. Ma'am, paraan po ba para makuha ko po yung pera sa taong may utang sa akin? Niloko po nila ako. Naku, Aisa Landicho, bitawan mo na. Makukonsumi ka lang. Alam ba kung gaano karami may utang sa akin? Hindi ko masingil. Ako na nga ang nahihiyang maningil. Ganun naman usually. So, ang moral lesson siguro, pag magbibigay ka, huwag mo nang asahang babalik sa'yo. Kaya huwag ka magbibigay masyado ng malaki. Yung kaya mo lang. Kasi sunog na sunog ako dyan. Kung alam mo lang. Pastor pa nga, yung isa na... Hindi si Alrey. Hindi po. Yung pastor na producer ko. Improducer ko. Naipit siya. Kalahating milyon. Ganun-ganun lang. Hindi ko na hinabol. Ayaan na. Ganyan talaga. Wala tayong magagawa. Hindi na. Akala niyo ba?
Kasi sasakit lang ang ulo ninyo. Kaya pag nagbigay kayo, kunyari, bigay na lang. Ganun na lang. Pasensya na. Pwede mo ring dasalan, idasal. Kung ako kasi, hindi ko na inaabala ang langit tungkol dyan. Kasi ako naman nagkamali eh. So moral lesson na po yun. Honey, thank you. Oh, ang psychic, maraming klaseng abilities magkakaiba. Kayo ha, anong inaano ninyo ako, na nalilibang ako, dapat magpapaalam na ako eh. Sabi ko, tapos na ako. Okay, sige, tapusin ko to. Diyos ko, padami ng padami. Oh, maganda yung waves na maraming tires with coins inside. Naku, ang dami mong pera. Sino Jordan? Di ko kilala. Sino Jordan? Ah, yung sa asawa ko, andyan lang yun sa tabi-tabi. Lilitaw din yun. Huwag kayong mag-alala. Magandang gabi, Kulasa. Mother Weeks, thank you. Tapos yung Gigi. Ano ba ibig sabihin ng Gigi? Yung binadala sa akin. Salamat ng marami. Ang taong lipod, sabi ko lang taong lipod. Ang ibig sabihin, elementals, engkanto, yan po ang taong lipod. Naku, dakulo na taong lipod sa Bicol. Lalo na sa ginubatan. Basta magubat. Meron, Madeline, hindi ko alam yon. Pag tinititigan mo, nawawala. Ala, ano, natutunaw ba? Sorry, hindi ko alam ang sagot doon. Hindi, alam nyo, marami kong alam. Marami kong alam na hindi ko pwedeng ipaalam sa inyo. Pero ang dami ko ring hindi alam. Hindi ko po alam ang lahat ng kasagutan sa tanong. Ang akin lang, palagi kong hinihiling sa inyo nang huwag mag-isip ng masama. Palagi magdasal. Iba na ang panahon ngayon. Baka magulat kayo, biglang wala na kayo dito sa mundo. Nakakahiya pag humarap kayo na wala kayong ginawa kundi manlait. Mirai 25, happy birthday to you. Ayan, binati na kita. Okay. Palagi po magdasal, ha? Magdasal bago matulog. Kasi hindi ka sure kung gigising ka pa. Paano kung hindi na, didiretso na. Yun ang number one. Tapos, huwag po kayong manglait, mangalipusta. Lalo na sa mga bagay na wala namang kinalaman sa inyo. Pag hindi ninyo naiintindihan, tumahimik na lang po kayo kasi nakakahiya na hindi naman ninyo alam, dinadaan ninyo sa tawa o pang babash. Dami kayong ganyan. Hindi naman pala masyadong madami, konti lang. Tapos, kaya ko kayo nga pinapapagdasal pagkagabi kasi nag-aastral traveling kayo pag natutulog kayo. Mabuti na yon na nananalangin kayo. At totoo po ang Virgin Angel. Totoo po. Tsaka, ang religion ko po, love. Lahat po ikinigalang ko, lahat ng religion. Yan po ang bilin sa akin ng langit eh. Sabi kasi ni Jesus, lahat ng may kinalaman para makilala si Ama at maging mabuting tao, dapat irespeto, dapat igalang, at ikinatutuwa niya. It doesn't matter kung anong religion. Ganun po yun. Kaya lahat po, iginagalang po. Totoo po si Mama Mary. Mahal na mahal ako ni Mama Mary. Mahal na mahal ko si Mama Mary. Mahal na mahal ko ang guardian angel ko. Kayo, palagi kong pinagdadasal. Lahat gusto kong tulungan sa abot ng aking makakaya. Pero sigurado ako na pagdating sa dasal, hindi ko yung pagkakait sa inyo.
Palagi ko kayo pagdadasal. Thank you. Thank you. Magpapaalam na ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching. Hindi na ako masyadong magtatagal. Dami ko pang gagawin. Tapos mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Tapos yung mga magulang ninyo, kahit na hindi na masyadong nakakaintindi o makulit na ikagalang ninyo, huwag ninyo silang kalilimutan. Kahit hindi ninyo sila masyadong gusto. Kasi pagbabayaran po ninyo yan eventually, mas mabuti nang nasa tama. Tapos, huwag po mananakit ng hayop. Huwag kayo mananakit ng hayop. Meron pong mga nagbabantay na dalisay na espiritu sa mga hayop. Kabusitan ang aabutan ninyo. Kung hindi ninyo sila kayang mahalin, huwag ninyo nang hingiin. At yun naman pong nangihingi ng tuta at mga kuting, huwag ninyong palalamutak sa mga bata na wala namang kamalay-malay kung paano humawak. Turuan po ninyo yung mga maliliit na bata na gigil-nagigil o nananakit ng hayop. Dahil mali yun. Mali yun. Palagi niyo po silang bigyan ng tubig. Huwag ninyong kalilimutan ang init-init ng panahon. Hindi po sila nagpapawis. Ang pawis po nila nasa pos lang, nasa talampakan. Kaya po sila hinihingal palagi. So huwag ninyo pong kalilimutan yan. Ang dami pong tulong na spiritual ang mga hayop na minamahal. At huwag pong magtatapo ng basura sa dagat, sa tubig. Kung meron kayong basurang bit-bit, mga styrofoam, pag kayo po ay nagpipiknik, magdala kayo ng garbage bag, ipunin ninyo doon. Huwag niyong itapon. I love you, Queen Jay. Huwag ninyong itapon sa kung saan-saan. Maging malinis po tayo. Walang langit na madumi. Paano kayo pupunta sa langit kung ang dudumi ninyo? Wala naman problema, luma ang damit. O butas-butas, o pobre, pwede ka namang maging malinis kahit pobre ka. Tapos isa pa po, napaka-powerful ng crystals. Dapat po alam ninyo yan. Kasi yung crystal, hindi kayong maaano, walang overdose. Ang laking tulong po niyan, lahat ng lugar na ang mga nakatira ay parang mga Superman halos. Meaning, highly evolved entities. Yung advanced, they use crystals. Tandaan ninyo yan. Lemuria, Atlantis, puro crystals po yan. So pag-aralan po ninyo. Hindi po biro ang energy na maaaring itulong ng crystal sa inyo. Basta tunay. Ano po, hindi, mag-iingat kayo, ang daming fake, ang daming resin lang. Crystal abundance, doon ho kayo maghanap. Kasi doon, tuturuan na kayo, tutulungan pa kayo, at never naging fake yung binibenta doon. Estudyante ko po yun. Alam niya yung kung anong ginagawa niya. Napaka matulungin. Kaya palagi nalulugi. So, hanggang dito na lang muna po pala. Ano pa bang hindi ko nababanggit sa inyo? Ah, yung nagtatanong sa akin kung saan ako nagpapabotox. Hindi po ako papabotox eh. Kaya ayan, dami kong wrinkles. Ayaw ko po yun. Wala, I have nothing against it. Wala po akong panjan. Boto po ako dun sa mga gusto magpabotox. Ako lang. Hindi. Kasi may paraan. May mga sikreto kung alam. Na kahit di ka magpabotox.
you know, you will look fresh and you will look younger. I love you all. I bless you all. I'll see you again. Huwag kayong mag-alala. Thank you. I love you, Queen. Hindi ko kayo papabayaan. Palagi ko kayong pray. God bless.